guys, welcome sa ating bagong video. Okay, nakita nyo ngayon ay itong aking Sakura ABT-022 amplifier. So yan, integrated. So ang gagawin natin guys is dadagdag tayo ng capacitor. Yan sa power supply, 50 volts. Yan, tuturuan ko yung paano. Pwede rin to sa 502, pero tataasan nyo lang po yung yan yung rating nun. Kasi sa 502 mostly si 33 volts yung AC supply ng transformer nya. So dapat yung 63 to 80 volts, 10K microfarad. So bakit nga ba tayo magdadagdag? Syempre hindi naman to pampalakas. Yung pampastable lang ng supply yan, para hindi siya kapusin sa mga low notes na tugtog, yung mga low bass, hindi siya kapusin yung power supply. Kaya natin dadagdagan yan. Mostly hindi mo naman maririnig yung pagkakaiba pag nag-add ka na ng capacitor Pero maganda rin siya kasi filter ng ayos yung DC current na pumapasok sa ating amplifier. So okay, bubuksan ko muna to, then tutuloy natin. So yan na guys, bukas na yung ating amplifier. So una natin hanapin yung capacitor, syempre ito ang capacitor nya. So yan, focus natin yan, 50 volt, 4700 microfarad. So paano natin kakabit ngayon yan? So una, tanggalin natin yung mga screw sa ilalim na itong heatsink tapos ng board. So yan, titignan natin sa may ilalim yung layout kung saan tayo magtatap ng ating dadagdag na capacitor. So ito yan, focus, ito yung ground. So ito yung galing sa transformer yan, dadaan sa diode yan, pumunta doon sa may dalawang capacitor. So ito yung ground, kasi yung set ng pagkakalagay ng capacitor dyan is series yan. So yan, to series yan, ito parehas nasa ground dyan. So ito, dito tayo magtatap ng positive at saka yung negative. Andyan. So ito rin sa atin dapat yung paano nakakabit yan dyan sa may ano. Ipakita ko sa inyo yung capacitor yan, diba? Ito ay negative. Yan yung may line na yan. Ito yung positive, yung wala. Ayan. Ito negative, ito positive. So yung gitna na, ground yan. Kumbaga nagka-series yung dalawang ano na yan. Series connection itong dalawang capacitor. So dapat, kung magkakabit tayo, ganun din yung connection. Ayan. Ito. Series din. Ayan. Diba ito yung negative. Tapos positive na to. Tapos yung kabilang capacitor, yung negative niya, didikit mo rin dito sa may positive nung isang capacitor. So series na yan. Then to, lalagyan nyo siya ng yan. Magtatap ka sa gitna ng yan, dito yan. Tatap ka dito ng isang wire para sa ground. Tapos ito ay negative. Ayan, negative. Pupunta sa negative ng board. Ito sa positive. Sa positive din ng board. So yan, ihinang lang natin yan dyan. Ito. So tatandaan nyo lagi guys yung polarity. Dahil pag nagkamali po, chances na pwedeng sumabog po yung capacitor. So yan guys, titingnan nyo lang, ito ang negative nya. So dito yan, dito ang negative, dito magtatap. Tapos ito ang positive sa may dulo, dito magtatap ng positive. Okay. So ihinang natin siya, kailangan natin ang panghinang. Yan, ito ang negative. So negative nya ay, yan yung may stripe. Strip yan. Ito, negative. Sa negative. Ito, negative na.
tayo magta-tap. Ito. Para kita. So, yan dito sa negative. Hingin natin dito. Then, yung positive naman, hinang natin dito. Yes. So yan, nahinang natin dalawa wire. Ito naman yung ground. Ito yung nakatap doon sa yan, sa gitna ng capacitor. Ito, dito. Yan, lalagyan na sa ground. Ito yung 0 volts. So, yan guys, nahihinang na natin yung capacitor. So, tignan natin. Yan, kung maayos. Check, lagi nyo di-check yung pagkakahinang nyo. Yan. Check nyo kung hindi makahaltak. Yan. Natatanggal, good na yan. Yung last part ay brasan nyo po yung likuran. Kasi may mga excess na LED dyan na tumatalsik. May masailan po yung board. Kapag may tumalsik dyan at nag-short dun sa mga pyesa, posibleng masira ang ating amplifier. So, yan. Nakabit na natin. So, lalaganap na lang tayo ng yan. Hanap na lang tayo ng pwesto kung saan natin ilalagay yung ating capacitor na tinagdag. So, yan. Ito. Yung pwesto natin. Balik natin sa pwesto ulit. Pwesto natin yung capacitor. Ay, yan, yung board. So, yan, napwesto na. So, balak ko, dito ko na lang ilalagay ito. Ito lang nakalagay dito. Diyan na lang. Didikit ko na lang siya dito. Para maganda tignan. Yan. Ito. So, kailangan ko lang ng glow stick. So, yun na guys, nilagay na natin yung capacitor na dinagdag natin. Bali, apat na sila. So, testing natin kung puputok ba o hindi. So, yan. Power. So, yan. Okay. Hindi naman pumutok. So, yan. Laging tatandaan lang guys, pag magkaladi yung polarity at saka yung rating ng capacitor, polarity niya at saka yung rating niya. Kasi yung 24 na ang supply niya, ito yung 24, so 50 volts para sa 3-0-2, pero sa 5-0-2 medyo mataas ang konti. So testing natin patugtugin guys. Ayan, patutugtugin na natin. Okay, medyo nag-improve naman yung tunog niya ng kaunti lang. So, pwede na siyang yeah. Pwede na rin.
So yun guys, success ang ating pag-add ng capacitor. So kung nagustuhan nyo itong video, give it a like. And subscribe din po kayo for more videos about sa mga amplifier and sound related video. So thank you.